guys. Gusto ko lang talaga pasalamatan una-una si Boss Michelle, yung family ko, lahat na naging friend ko sa YT. Maraming salamat sa isa. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Yes, it's me, ang nag-iisang badero ng Pasig. So for today's video guys, gusto ko lang talaga magpasalamat sa mga tao na naging friend ko sa YT, sa Facebook. Gusto ko lang talaga magpasalamat kasi naging bahagi sila ng journey ko sa pagiging monetize ko ngayon sa YouTube channel ko. So silang yung mga guys na naging kaibigan ko na talaga hindi ako iniwan mula una hanggang dulo. Talaga nagpuyat din sila. Araw-araw ko silang kasama sa pangingisda, sa puyatan. Ayan. Kahit hindi kami personally magkakakilala sa YT guys, so napaka very supportive nila. Especially din yung mga naging friend ko sa Facebook. Kahit hindi kami magkakakilala guys, salamat sa inyo ah. So sa video na to, gusto ko talaga unang pasalamatan syempre yung family ko. So meron kasi kami na GC sa family, yung member ng family namin, tsaka mga relatives ko, mga pinsan ko. And then you see, gusto kong pasalamatan ako na si Kayla, si Ana Reyes, Ate Inko, Ate Mayan, si Ate Jen, si Ruby Ann, si Johnson, si Lucky. Sila talaga yung very supportive ng mga relatives ko na mula una hanggang dulo is nakasupport talaga sa ginagawa ko ngayon dito sa YouTube ko. So, tapos, mga relatives ko dyan, mga neighborhood ko dito sa province dyan, sa barangay San Miguel. Shoutout sa inyo guys, maraming salamat. Yung mga kakasin ko dyan, yung mga barkada niya talagang sumusuporting sa akin every time na may bago akong videos. Si kapitbahay ko, si Aini. Hello Aini, shoutout sa'yo. Napaka very supportive niya na kapitbahay ko, si Aini. Si Jocelyn, yung kumari ko, si Ate Glory, si Ate Bev. Sila diyan yung mga sila Joe, ayan yung mga si Carl, napaka very supportive din yan, palagi yan nanonood ng videos ko. Tapos yung batchmate ko lang din ng elementary, yan alam niyo naman kung sino ko yan, si Jay, si Jonely, si Sheila, si Krishna, si Lori, si Yasmin. Shoutout sa inyo batchmate. Every time kasi guys yung nag-upload ako ng videos is isa sila sa unang pinapasahan ko, yung GC namin ng elementary. Shoutout sa inyo, kamusta. Siyempre, gusto ko din talaga pasalamatan yung mga naging friend sa YT na ever since na nag-start ako mag-YT, sila yung mga nakilala ko. Tapos hanggang naging monetize na ngayon channel ko. Nandiyan si Mami Marie. Shoutout sa iyo, Mami Marie. Si Mami Marie, mula nung nakilala ko siya dito sa YT World, is parang naging nanay ko na talaga si Mami Marie. Although hindi pa kami nakikita ni Mami Marie, pero kaintoringan namin ni Mami Marie is talagang parang magbarkada, nanay. So, palagi kami magka-chat kasi si Mami Marie is malapit lang dito sa area ko, pero never pa kami nakita. Yan si Sir Aaron Goku, yan kasama ko si Sir. Sa lahat ng nag-YT na friend ko, si Aaron Goku lang tsaka si Boss Noriel pa lang yung nakita ko. Shoutout sa inyong dalawa. Si Boss Jan, salamat. Si Sir Calix Eraso, si Kuya Earth, si Chica Skeho, si Ma'am Percy J, si Ma'am Renna Vlog, ayan, gusto ko silang pasalamatan. Tapos sino pa ba? Si Pips Vlog, ayan, nandiyan pa rin yan palagi yung present sa LS ko. At tapos si Monay Putok. Boy, shoutout sa'yo, salamat muna. Hindi mo ako iniwan hanggang sa huli ng bago ako ma-monetize. 3 days bago ako na-monetize, talagang araw-araw piniplay mo yung mga video ko sa live streaming mo, sabi ko naman, di ba sa'yo? Kahit other review na ako talagang gabi-gabi pinipiligyo yung mga videos ko sa LS niya. Salamat sa'yo, Monay Putok Monyaski. Sino pa ba? Si Mayorang Mahirap, shoutout sa'yo. Hindi tayo nakikita ngayon sa LS. Pero si Mayorang Mahirap is palaging present din niya sa channel ko sa LS. Si Ma'am AJ Belicina, ayan, palagi rin yung present kahit na monetized channel na si Ma'am AJ Belicina. Si Nene Yuki Vlog, yan, gusto ko silang pasalamatan. Kahit na mga monetized na sila, hindi nila ako iniwan na katulad ko na small YouTubers din. Si Chinita Yams, Yams, kamusta? Wala na akong balita sa'yo ha. Tapos si Ate Karais Vlog ng Ormoc City. Kamusta Ate Karais? Salamat sa'yo Ate Karais ha. Kuni Collection, syempre, hindi ko pwede kalimutan si Ma'am Kuni Collection.
kasi sa sobrang dami ni Ma'am, daming ninja ni Ma'am Puni. Yan, talagang pag dinalaw ako ng mga ninja ni Ma'am Puni, talagang ang laki ng watch hour na nakukuha ko. Salamat Ma'am Puni Collection. Tapos si Ma'am Ate Jen, yung channel niya is Kikiri Sarivas Vlogs. Salamat sa'yo Ate Jen, talagang present ka palagi sa LS ko. Of course si James, hindi ko makakalimutan yan, si James Lopez. Although bagong magkakilala kami sa YT, pero every time na mag-i-LS ako is palagi talaga siyang present. Hello, shoutout sa'yo James Lopez. But of course, yung mga hindi ko nabanggit guys, sorry ha, sobrang dami talaga. Nandiyan din yung team Walang Pamagat, si Ate Kulotin Lalap. Sa Ate Kulotin Lalap, shoutout sa'yo. Si Boss Nico, pa yung kaibigan ni Kiko, shoutout sa'yo Boss, maraming salamat. Si Ate Arlene Tacloy, salamat sa'yo Ate Arlene. Si Ma'am Wilma Agaraw, si Ate Kitty P, si Ma'am Malaysia Vlogs, sino ba ba? Basta lahat ng nasa team Walang Pamagat, shoutout po sa inyo, maraming salamat. At tapos, sa team Lalabs din, si, yan, nandiyan sila Boss Aaron, si Boss Dan TV, yan si Boss Lex Channel, yan si Ninong Lex, salamat po, salamat Ninong Lex. Tapos syempre hindi ko rin pwedeng makalimutan at hindi ko pwedeng hindi pa salamatan is ito yung tao na malaki talaga na itulong sa channel kung bakit din ako na-monetize. Nakilala ko siya sa isang LS din. So hanggang tumambay ako palagi sa LS, nagabi-gabi ako tumatambay sa LS niya. Kasi siya yung tinawag na Queen of LS ng Pinas, si Host Michelle Bagol. Nung nakilala ko si Host Michelle guys, maliit pa yung channel ko nito. Wala pa ako na sa 300 plus pa lang ako. Hindi ko pa kasi alam yun yung mga ano. Hindi ko pa alam yun yung LS. Medyo late din kasi nalaman yung LS na yun na meron. Pwede pala yung gano'n. So yun nga. Pero bago ako napunta kay Host Michelle, nakilala ko sa LS si, siyempre, si Brother Woods pa din. Shoutout sa'yo, Brother Woods. Tsaka si Ma'am Bea TV, si Sir Niso Jimenez. Sa kanila talaga ako tumatambay nung bagong-bago ako. Hindi ko pa kilala sa Host Michelle. Pero nung nagtambay na ako kay Host Michelle, gabi-gabi niya yun kasi depende yun sa duty ko eh. Gabi kasi kami talaga madalas magkita ni Host Michelle sa LS niya. So inaabot kami ng madaling araw hanggang nakasundo ko na sa Host Michelle. Tapos, yan, kakampihan ko na yan magdamag. Tapos, dumating ako sa point na parang ayoko na mangisda. Gusto ko na lang mag-ano sa kanya, mangharot lang ba? Parang gusto ko na lang makipaglokohan sa kanya. Tapos, hanggang naging close lang kami no, ni Host Michelle Bagol. Tapos, last February, February or first week ng March, magka-chat kami ni Host Michelle. Sabi niya, Bibi, gusto mo ba? Natulungan kita na ma-monetize na yung channel mo. Siyempre, nahiya naman ako. Although gusto ko, pero nahiya ako kasi that time monetized na siya. Ako hindi pa. Bago-bago pa lang ako doon. That time na nag-offer siya sa akin na tulungan niya ako na para lumaki yung WH ko is nasa 1,600. Kulang 1,700 pa lang ako nun. Hindi pa ako masyado nag-LS ng pa. Isa-isa pa lang LS ko nun. That time kasi is nakoko lang yung watch hour ko sa mga video pa lang kasi sobrang hiyaan talaga ako mag-LS guys. Takot ako sa camera. Alam niya ni Host Michelle, di ba? Tapos, yun nga, nag-offer siya sa akin nang walang kapalit guys. Ganun ka-bait si Host Michelle Bagol. Sabi ko, Host, nahihiya ako. Ako na nga nag-offer. Sige, sabi ko, every 15 and 30th of the month, ako na bahala dito sa family mo sa province, yun nga, sa May Summer Leyte. Sabi niya, hindi ka, ano ka ba? Sabi niya, kung tatanggapin ko yung ibibigay mo sa akin, hindi kita LS. So sige, sabi ko, ganun na lang. Salamat. Nagpasalamat na lang talaga ako kay Host Michelle. Kumbaga, naging totoong kaibigan lang kami sa isa't isa ni Host Michelle. Hanggang ngayon na nga, araw-araw niya akong ini-LS. Tapos, silent LS lang naman yung ginawa niya sa akin. Pero pag may time siya talaga na mag-LS, na nakaharap siya sa camera, yeah, support talaga ako. Tapos, pero pag busy siya, kasi ini-LS na ako, kasi yung free time lang din naman niya, or busy talaga siya sa trabaho, iiwan lang niya yung laptop niya, kay kasama ni Brownie, tapos ako na talagang bahalang maglaro ng mga pumapasok sa channel ko. So ako yung nag-re-reply sa chat box,
Tapos, ayun na, tatapay ko lang lahat yung mga gadgets ko at yung mga family ko na talaga sumusuport talaga sila sa akin. So, ganun yung naging setup namin. Mag-i-arrange siya dun sa Taiwan, ako naman dito, yung mag-re-reply dun sa mga pumapasok. Ako yung maglalaro ng chatbox ko. Misan nga ginagawa ko, guys, alam niyo ba, tekniko. Kanta. Yung kanta, yun yung tinatype ko, pero iba-ibang cellphone yung pinang-re-reply ko, dinudugsong ko dun sa lyrics ng kanta para lang mabuhay talaga yung chatbox, kasi importante is buhay yung chatbox, diba? Para hindi tayo ma-move, hindi tayo ma-remove ni Lolo. So guys, ganun yung ginawa namin setup ni Jose Michelle. So araw-araw niya akong lele hanggang nanganamin yung 4,000 watts hour na requirement ni Lolo. So last May 8 is na-receive ko yung message na email ni Lolo sa... Actually, hindi pa nga ako eh. Si Jose Michelle Bagot pa yung nag-inform sa akin na sabi niya, maybe ano na, monetized channel ka na. So, that day, natutulog pa ako, nag-message siya sa akin. Tapos, kinukongratulates nga niya ako na sabi niya, congrats, kasi ano, monetized channel ka na, yung hirap natin na nabayaran na, nasaklian na. So, kasi guys, yung medyo, nung last part kasi bago ako na-monetize, medyo nahirapan talaga ako. Kasi kompleto na yung analytics ko, over na ako sa analytics, pero yung update ni Lolo hindi pa. So delayed yung update ni Lolo dun sa public watch hour ko. So 3 days na malaki yung analytics ko, pero wala pang update kay WH, sa monetization, I mean monetization. Tapos parang nadidepress na ako, bakit hindi pa nag-a-update. Sabi niya, ngayon ka pa susuko, kaya nandito na tayo, naghahantay na lang. Dahil sa iyo na nga, naka-receive kami ng message kay Lolo sa mga first week ng May. Yun naman talaga yung target namin. First week ng May is makompleto namin at maka-receive kami ng message kay Lolo YT na sinasabi niya, congratulations, you made the first step. So yung requirements nga is na-meet na namin. So that day is fill up kami talaga ng application for the step, second step. So second step, doon na kami nagbigay ng personal information ko ulit for the Google AdSense naman. So first day, nag-email siya, nag-reply ako. The following day, nag-reply ulit si Google, si AdSense. Sabi niya, fill up nga for Google AdSense na. Tapos nagantay ako ulit ng 2 days bago siya ulit nag-reply sa akin. At sinasabi nga niya, your YouTube channel is nakapasa na nga siya sa YouTube program ng YouTube. So sobrang saya ko talaga that day. So yun yung naging journey ko talaga sa YouTube. So kaya gusto ko lang talaga magpasalamat sa guys na naging part, naging journey ko kung bakit ako naging monetized channel na ngayon yung Henry Daka na channel ko. Ayun lang guys, gusto ko lang talaga pasalamatan una-una si Host Michelle, yung family ko, lahat ng naging friend ko sa YT. Maraming salamat. So, isa mga hindi ko po napanggit, guys. Sorry, pero kung kaya ko, gumawa ulit ng second vlog para magpasalamat.